bahagi ng ating kwento ay ating nang nasubaybayan ang double date ni Natanta na Tanya at ni Arian at Killua, na kung saan sinabi na din ni Killua ang kanyang tunay na nararamdaman dito sa dalaga at meron na silang kasunduan na magtatapos muna sila ng pag-aaral bago maging sila. Pero may isang sigurado namang samahan na hindi na mapapantayan ang kanilang tunay na pagmamahalan sa isa't isa. Sa video ito ay magkakaroon nga ng pagkakataon itong sesyon sa misteryosang babae na nagugustuhan niya. Ano kaya ang mangyayari? Yan ang ating aalamin. Pero baga natin simulan ang ating kwento, kung ikaw ay bago pa lang napadpad sa channel ko ay baka pwedeng makahingi ng subscribe sa inyo at pakipindot na rin ng notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videong parating. So ano pang hinintay nyo? Simulan na natin! Habang papauwi na rin itong si Killua, si Tantan at Tanya ay napag-usapan niya nila ang gabing nangyari. At sabi ni Killua, "Oh, kumusta kayong dalawa? Kayo na ba?" At masaya namang ibinalita ng dalawa na sila ay opisyal na na magkarelasyon. At sabi naman ni Tantan, "Kayo naman Killua, kayo na ba?" At pangiti naman sabi ni Killua, "Hindi pa no, pero parang kami na din. Kailangan ko lang mag-antay ng mga ilang buwan hanggang sa makagraduate na tayo kasi yun ang kasunduan naming dalawa. Ang sinabi sa akin na kailangan ko mag-antay at ayun ang gagawin ko. Siyempre no, mag-aantay talaga ako." At pinasaya naman sabi ni Tanya, "Masaya ako Killua dahil mutual din ang nararamdaman ninyo." Dumaan pa nilang oras ng biyahe ay nakarating na nga mga ito sa bahay nila at masayang-masayang ang nakauwi itong si Killua, habang si Natalie at HD naman ay nag-aantay na ito sa kanya sa sala. At nang papasok na itong si Killua ay agad itong sinalubong na matatamis ng ngiti ni Natalie. At sabi nito, "Mukhang angsiya-saya na baby boy ko ngayon ah." At pangiti nung sabi ni Killua, "Siyempre naman ma'am, dahil nalaman ko na gusto din ako ng babaeng minamahal ko." At pangiti nung sabi ni HD, "Mabuti naman kung ganun san, ligawan mo na agad, baka ligawan pa ng iba eh. Huwag mo nang patagalin pa." At patawan mong sabi ni Killua, "Tapos na po dad no, pero kailangan ko lang magantay ng mga ilang buwan dahil gusto niya muna na makapagtapos muna kami ng pag-aaral." At dahil sa narinig ni Natalie ay masaya-masaya ito. Sabi-sabi, "Ano anak? Totoo ba yan? Yan ang gusto ko anak. Mabuting babae pala yang nagugustuhan mo, talagang gusto na namin siyang makilala. Kailan mo ba siya ipakilala sa amin?" At sagot naman ni Killua, "Siguro po bukas pagkatapos ng klase. Kung papayag siya, sasabihan ko po siya. Sasabihan ko din kayo." At sabi naman ni HD, "Sige san, excited na kami na makilala namin ang babaeng minamahal ng gwapo naming anak." Lumipas pa mga oras at pagsapit ng umaga sa paaralan nila habang wala pa ang guro nila, ay palihim ngang sinabihan ni Killua itong si Arian. At sabi nito, "Arian, gusto ko daw makilala na mga magulang ko mamaya. Pwede ka ba? Pwede bang mag-absent ka na lang mamaya sa trabaho mo? Dahil ililipat ka din naman namin sa ibang trabaho para hindi ka na masyadong mahirapan pa." At dahil sa mga naririnig ni Arian ay kinakaban ito. At sabi nito, "Sigurado ka ba dun Killua? Kinakaban kasi ako eh. At nahihiya ako." At sagot naman ni Killua, "O Arian, matiwala ka lang sa akin. Akong bahala sa iyo. Kaya mamaya aasikasuhin mo ang pag-alis mo sa kantin." At pagulat mong sabi ni Arian, "Pero hindi naman yun basta-basta eh. Hindi yun basta-basta Killua. Kahit nasabihin kong aalis na ako, ikilangan ko pa rin bantayan ang kantin sa gabing ito." At pangitin mong sabi ni Killua, "Huwag ka na mag-alala, ako na pong bahala dyan. Kaya gagawin ko yan ang paraan." Kaya naman ang panahon iyon nang matapos ng klase nila ay agad pumunta sa kantin itong si Killua at Arian. At ipinalam na aalis na ito si Arian at dahil sa may share ang pamilya ni Killua sa paaralan na ito ng Heartin Society at kilalang kilala ang kanilang pamilya ng mga nagtratrabaho doon, ay sabi naman ng babae na nagbabantay sa kantin, "Ganun ba? Wala naman yung anuman sa akin eh. Pero si Arian naman ang magpapasyanan. Actually, gustong gusto namin talaga ang batang iyan dahil sobrang napakasipag at walang upset." At payan mo sabi ni Arian, "Salamat po sa inyo nay. Sobrang naging masaya po ako sa pagtratrabaho ko dito kasi ang laki nang naitulong ng kating ito sa pag-aaral ko." At pangiti nang sabi ni Ana, "Pero iya, kung yan ang desisyon mo ay wala na akong magagawa. Kahit pa gustong gusto kita dito, dahil marami naman din gusto magtrabaho dito eh. Basta ang gusto ko lang ay pagpatuloy mo lang ang journey mo
at magtagumpay ka sa buhay. Masaya na ako doon pag naabot mo ang mga bagay na yan para sa future mo. At pangitin mong sabi ni Killua, "Salamat Nay Ana ha. Huwag kayong mag-alala, makakahanap din kayo agad." At pangitin namang sabi ni Ana, "Salamat din sa iyo, iho. Good luck sa iyo, Arian, sa next chapter ng buhay mo." At ayun na nga, nagpaalam na nga itong si Arian sa kantin. At masayang-masayang dalawa at bakas rin sa mukha ni Arian ang labis na kasiyahan nito. At malaki ang tiwala niya dito kay Killua, samantala sa kabilang banda naman, habang nag-aantay na bumalik itong si Killua, ay nagtambay si Sean, Tanya, Lucas at Jack sa dating tambayan nila. At sabi ni Sean, grabe pala ang effort ni Killua no? At dahil din sa gabing iyon, ay nabuo ang Tanya at Tantan Lab Team. At sagot naman ni Jack, di nga ako mapaniwala na sa mabilis na panahon ay naging kayo na. Alam na ba ng mga magulang ninyo na kayo na ang tungkol sa relasyon ninyong dalawa? At sagot naman ni Tanya, tungkol dyan ay alam na nila no? Masaya nga si Papa eh. At sagot naman ni Tantan, ako din naman babe, sinabihan ko na si Tatay. At masaya siya para sa atin. Pati nga si Nanay eh, ibinalita ko sa kanila na tayo na. Sabi naman ni Lucas, and they live happily ever after, maliban na lang sa isa dito na umasa pa rin makita niya ang dawa niya. At paseryoso namang sabi ni Sean, tulungan niyo naman ako na mahanap ang babaeng iyon para na akong mababaliw sa kakaisip sa kanya. Pero habang nag-uusap ang mga ito, ay sabi ni Jack, speaking of the angel, ay nasa harapan na natin siya oh. Siya na mismo ang lumalapit sa iyo, Sean. Chance mo na yan, kaya lapitan mo na. Kaya naman ang oras na yun ay hindi na nagdalawang isip itong si Sean na lapitan ang magandang misteryosong babae. At sabi nito, lalapitan ko na siya. Huwag may mga babaeng lumapit sa akin para sirain ang diskarte ko. Ay pwede bang tulungan niyo ako na hindi sila makalapit sa amin? At patong magsabi ni Jack, sige game, ako dyan Sean, ako nang bahala dyan. Sabi naman ni Lucas, tutulungan din kita Jack, kami nang bahala dito Sean sa mga sungot ng mababae kung may lalapit man. At ayun na nga, nilapitan na nga ni Sean ang misteryosang babae. At habang si Lucas at Jack naman ay nagmamasid dito, baka may makikialam na naman sa diskarte nito si Sean. At ayun na nga, nilapitan na nga ni Sean ang misteryosang babae at sabi nito, Miss, pwede ba kitang makausap? Dahil sa sinabi ni Sean ay nagulat ng babae, at dahil dito ay akala ni Sean na iiwasan na naman siya ng babae. At sabi naman ng magandang babae, yes, sino pala sila? Para saan naman ang pag-uusapan natin? At sagot naman ni Sean, kasi ang totoo niyan ay matagal na kitang minamanmanan, pero sa pagkakataong ito ay di ko na ito palalampasin pa. Pwede ba kitang maging kaibigan? At pangiti namang sabi ng misteryosang babae, ako bakit? Bakit ako ang napili mong maging kaibigan? Di ba maraming mga babaeng nagkakagusto sa inyo? Baka awayin ako ng mga iyon. At paseryoso nung sabi ni Sean, hindi no, hindi ah, hindi naman miss. Dahil handa akong ipagtanggol ka sa sino mang mga away sa iyo. Nakaintindihan mo ba? At pangitin mong sabi ng babae, gusto ko yan, bilib ako sa tapang ng loob mo. Kaya masabi ko, sure why not, I'm Jessa pala and you are Sean right? At dahil nga sa sinabi ni Jessa, ay nagulat itong si Sean dahil kilala nga siya ng dalaga. Sabay sabi nito, kilala mo pala ako? At pangitin mo sabi ni Jessa, yes of course, kilalang kilala kita pati ang grupo mo. Kasi sikat kayo dito eh. Diba? Tama ako. Kaya nga ako natatakot na maging kaibigan kayo kasi maraming babaeng handang makipag-away para sa inyo. Para kasi kayong mga BTS eh. Sa kasikatan. At pinahiyan mo sabi ni Sean, naku hindi naman siguro, pero salamat Jessa ha. Dahil matagal ko na pinapangarap na mapansin mo ko at makilala ka at makausap ka lagi. Lagi ka nga sa isipan ko eh. Kung okay lang sa'yo na makilala mo din ang mga kasamahan ko. At ayun nga, ipinakilala na nga ni Sean itong si Jessa. At sabi naman ni Jessa, siya ba si Tantan at ang nag-iisang babae ninyo? Ikaw si Tanya di ba? At ikaw naman si Jack at Lucas. At yung isa ay wala dito, di ba siya yung leader ninyo na si Killua? At dahil nga sa mga sinasabi ni Jessa ay gulat na gulat nga ang mga ito noong panahon iyon. At sabi naman ni Jack, paanong kilala mo kami? At sabi naman ni Sean, oo tama kayo, kilalang kilala na niya tayo. Nagulat nga ako eh, akala ko talaga na hindi tayo kilala na babaeng ito.